Hi guys! So for today's video is ito po yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ulam na lulutuin natin. So kailangan po natin ng pork, kailangan din natin ng gata, sibuyas, garlic, and then mga pampalasa, ayan, salt, pepper, tsaka magic sarap, at tsaka siling, green. Yes po, magluluto po tayo today ng Bicol Express. So ganito po ako magluto ng Bicol Express. First po is ilagay natin yung mga ginayat nating pork dito sa ating pan. So kailangan po natin itong tustahin, parang ganun, parang itusta lang natin yung pork, ayan, hanggang sa maging ganyan yung kanyang itsura. So mga ilang minutes din po itong pagtutusta, so wag po natin lagyan ng kahit ano, talagang yung pork lang, ayan. So after ilang minutes niyan is magiging ganyan na po ang kanyang itsura, at kapag ganyan na po ang kanyang itsura is pwede na po natin niyang ilagay sa gilid, and then maglagay po tayo ng oil, konting oil lang since hindi nag-oil yung ating pork, ayan. At of course, next po nyan is magigisa po tayo ng ating sibuyas. Ayan, so magisa-gisa lang po tayo dyan ng sibuyas. Ayan, so pero pag nag-oil yung pork na ginamit nyo, syempre, no need na po maglagay ng oil. So ayan, gisa-gisa lang yung sibuyas dyan hanggang sa mag-aroma na siya. And then, pwede na din pong isunod yung garlic. Ayan, so mekos-mekos lang natin or gisa-gisa lang natin yung garlic at saka onion. And then, after ilang minutes is pwede na po natin yung ihalo dito sa ating pork. Ayan, so igisa lang po natin yan ng maigi. Ayan, para mabango at talagang aromang-aroma na yung bawang at yung sibuyas. Ayan, so after nyan is pwede na po tayong maglagay ng mga pampalasa. So naglagay lang po ako dyan ng asin, konting magic sarap. Pwede kang gumamit ng kahit anong seasoning granules na available. And then syempre, wag na wag po natin kakalimutan yung pepper. So mas maraming pepper, mas masarap. So konti lang po itong niluto ko since dalawang tao lang naman yung kakain. Ayan. So mekos-mekos lang yan ng mabuti hanggang sa maghalo na talaga lahat ng ating pampalasa. Ayan, so pagpatuloy lang natin yung halo-halo. Ayan, so after nyan guys is naglagay po ako dyan ng around 1/3 ng can ng gata. So sa isang can po ng gata is kumuha lang ako ng 1/3, and then dinagdagan ko siya ng kaunting tubig. So yung gagawin po natin is pakukuluan po natin ang ating karne or ang ating pork hanggang sa ito ay lumambot ng mabuti. Ayan, takpan natin. And then after ilang minutes po ng pagpapakulo is ganyan na yung kanyang magiging itsura. Yan, syempre mas masarap to guys pag fresh na gata, but since hindi available yan sa akin, so syempre gagamit na lang tayo ng mga nabibili sa supermarket. So nung medyo nag-start na nga na lumambot yung karne is nilagay ko na din yung siling green. So ganyan lang po kadami yung siling green na gagamitin ko kasi ayaw ko naman yung sobrang anghang. So kayo na po ang bahala mag-adjust kung gaano kaanghang at gaano kadaming sili ang gusto nyo. So syempre tikman nyo po yung inyong timpla kung tama na ba, kung okay na yun sa inyo. Kung hindi pa, mag-adjust lang kayo ng mga pampalasa. Ayan, so after nga na okay na sa akin yung lambot ng karne guys, is naglagay na din ako dyan ng additional gata. Tapos hintayin lang natin yan na kumulo at okay na yan. Ganyan lang siya kadali. At saka wala po itong bagoong dahil wag muna, bawal po muna ako sa bagoong for now. So ganyan lang. Sobrang bango nito guys, sobrang sarap. Ayan, tinignan ko nga kung okay na ba yung lambot at saka perfect na talaga siya for me. Ayan, so luto na yan guys. Kakain na tayo ng masarap na Bicol Express. Ayan, so syempre kanin na lang yan ang kulang. And then mas masarap pag may soft drinks. Talagang perfect na perfect yung kain mo. So ganyan lang siya kadali. May masarap na ulam ka na. So that's all for today. Thank you so much for watching guys. Please follow my page for more recipes. Easy, mura, simpleng recipes. Thank you so much for watching. Have a great day. Bye bye. See you. Kain po tayo. Sarap.